Bakit ang happy mo naman, sir? Ay, yung mengon. Hindi, natuwa lang ako dun sa progress nung ginawa natin. I see light at the end of the tunnel. That is why we're gonna have a wonderful lunch, okay? I'll see you guys in a bit. Okay. I did not give you my number para istorbohin mo ako ng istorbohin at gawin mong parang customer service mo. Sayang, may sasabihin pa naman akong secret. Anong secret? Huwag na lang, Aunt Meg, kasi you're angry. Early for crying out loud, please. Or else. I will give you a clue. Meron lang naman royalty dito sa hotel. Royalty? Yes, royalty! Teka, ang anak ng Sultan of Brunei, next week pa naman nakabook yun ah. Aunt Meg, hindi lang itong prinsesa. Is itong reyna. Queen? Like who? Plan mo. Queen of Monaco. Mas bata. Teen queen and king? Wrong again. Queen Ashibehati! No way. Oh my gosh, Orly. Kung hindi mo sasabihin sa akin yan, I'll hunt you down and I'm gonna kill you. Naka-check ilang naman dito, Reyna, ng strawberry jam. Ang one and only spouse ni Boss Sander. Si Agnes. Really? Ang happy naman ni Sir. Masyadong happy. It reminds me noong panahong sinagot mo siya, Agnes. Baka naman napakaganda lang talaga na naisulat ni Agnes, kaya masyadong happy si Sir. O baka na... Ikaw, Bertie, iniwan ka lang namin sandali, baka may nangyari, ha? Ano? Hindi nga kami nag-uusap kasi pareho kaming sub-sub sa trabaho. O baka naman, baka may naibigay kang mixed signals. Mahirap yung mixed signals. Dapat may black box ka para mas malinaw ang signal. Halika na, mag-lunch tayo with Sir. Ay, may nasabi ba ako? May nagawa ba ako? Baka nga. Hindi. Hindi pwede. Bawal ang mixed signal. Professional lang dapat. Hoy! Di kayo bagay! Di kayo bagay! Oh! Ha? Ha? Talaga? Yes! Yes! I really think there's wisdom sa mga sinasabi mo, Orly. I really do. Boss, ano ka ba? Eh, sinabi ko naman kasi sa'yo eh. O kaya yung pang-ama sa Three Wise Men. Alam mo, actually, after all that we've been through, baka there really is hope for the two of us. Hope? Tama. Pag nagkaanak kayo, hope ang ipangalan mo. Thank you. Thank you. Hey! I just received a call. We have a very special guest in our hotel in Manila. Who is it? Do I need to go there? Well, if you want to, ang ating special guest lang naman ay ang inyong possible future daughter-in-law, si Maria Agnes Calay. Apat na B-Boy Burger for dine-in. Yes, Bo, thank you. Thank you, Bunso. Judy. Superman is very aggressive. What do you mean? Binabastos niya si Agnes? Hindi, pero imagine mo sa isang basketball team playing sa kanilang home court. Di ba may home court advantage? Pero what can I do, Judy? I mean, hindi man pwede pumunta dyan eh. I know, but make your presence felt. Kahit na ano, kahit mag-astral travel kaluluwa mo, tapos hapusin mo si Agnes, maramdaman ka lang niya. Okay, perfect. Let's see! Oh! Wow! Nasaan si Agnes? Ay! Ayaw sumama eh! Nagtatype pa daw! Okay, say, baka lang ayaw masira momentum niya. Correct. Ako na bahala sa kanya. You guys eat na, okay? Sir, thank you! Hashtag foodie! Hashtag food po! Give me the foodie! Picture, picture! Okay, thank you. Guys, enjoy ah! Babalik ako! Yes! Alright! Sir, ito ah! Okay! Bye.
Jay, di ba pinagbawalan na kita magtelepono habang sa oras ng trabaho? Ang sabi ko sa'yo, pag nahuli kitang magtetelepono sa oras ng trabaho, kukunin ko yan. Bakit? Ba't ganun? Opo, sir. I understand, sir. Pasensya na po talaga. Ano mo, Jay? Gusto kita eh. Sir? Ang ibig kong sabihin, gusto kitang empleyado kasi masipag ka. Kaya lang, gaano ba ka-emergency ang telepono na yan? Kahit sa oras ng trabaho, sinasagot mo. Meron bang na-ospital sa bahay niyo? Hindi po, sir. Nagkasakit? Nasunugan? Hindi po. Eh, bakit ba kahit na pinagbabawalan kita, sagot ka pa rin ang sagot dyan sa telepono? Dahil po, lagi tinatawagan ang kaibigan ko. Binabalitaan niya po ako. Dahil magkasama pa yung babaeng nililigawan ko at saka yung ex-boyfriend niya. And she's telling me that there's a chance that I could lose the love of my life. Ba't na yung kagad sinabi? Emergency nga yan. Pag-ibig yan eh. Ah! Lunch! Hindi po ba sinabi sa inyo nila, Karen, na ayoko muna mag-lunch? Oo, pero mahirap magpalipas ang gutom at baka ma-ulcer ka. Kaya ito, niready ko na para hindi ka na maabala. And you think, sir, na hindi ito nakakaabala? Sir, nandito po tayo o nandito ka para maging advisor ko. Hindi para maging hotel nanny ko. At kung magka-ulcer man ako, it's the least of your concern. Kala ko lang... Sir, if you want to help, help me natapusin ang proposal. Dahil ayoko na maging freeloader dito sa hotel niyo, na imbes na kubikita kayo, nag-aabono pa kayo sa akin. Kaya mas mabuti na makaalis ako dito agad. Of course, Miss Kalay. I'll just call housekeeping to clear all of this. Masyado ba akong masungit? Tama lang yan para matapos na to. Ang kapal ng mukha mo para magpakita uli dito. My son tried everything para lang mapatawad mo siya. Alam mo ba kung ano ginawa niya sa'yo? Do you even realize kung ano sinacrifice niya para sa'yo? Para sa pamilya mo? Para sa ating lahat? Kaya parang awa mo na. Patawarin mo na si Xander. Give him another chance para mahalin ka. Bettina, the last time that you tried to intimidate her, that did not work. Malay mo naman. She's still just 19, Meg. Well, if at 17, hindi mo na kinaya ang kanyang powers, ngayon pang 19 na siya, think, girl. You're right, of course. Of course, I'm right. But the truth is, ako'y natatakot sa kanya. Pagkatapos ng lahat ng ginawa ng yung kay Macy, meron pa siyang lakas ng loob na lumapit at lumikit-tikit doon? Ngayon nga po, sir. Tara, pumunta tayo doon sa hotel na yun. Mag-check-in tayong dalawa. Sir? Tigilan mo ko ng kakasir mo na yun, Jay. Hindi ako ba din? Thank you, sir. But I don't think it's a good idea. Kasi kung pumunta tayo doon, magmumukha lang po akong pangapapit. O sige. Meron akong idea. And this time, this is brilliant. Sir, share niyo sa akin. Good idea, sir! Good idea!
the Bettina natatakot sa isang teenager? Oh, this is so out of this world. Ako naman kasi ang masasabing may pinakamalaking atraso sa kanya. It was my idea to push Kate kay Xander in response dun sa disapproval ko sa relationship niya kay Agnes. If life is one big story that I can rewrite, definitely ito yung unang-unang babaguhin ko. Darling, you just did what you thought was right noong mga panahon na yon. I should have known better. I was not the 17-year-old back then, but I acted like a petulant child. Well, then, if you have the opportunity to talk to her, then just tell her you're sorry. Kung hindi niya na matanggap ang anak ko, ano naman ang magiging dahilan para mapatawad pa niya ako? I brought so much mess sa buhay nilang dalawa ni Xander. But I guess I just have to live with it for the rest of my life. That would be a very, very long time. I can imagine you living up to 105. Meron po akong special delivery para kay Maria Agnes Calay. Ah, wait lang po, sir. Tatawagan ko lang po yung room, ha? Ah, salamat to. Yes, hello, Miss Judy. Yes po, may delivery po para kay Miss Agnes Calay. Nagpa-deliver si Miss Calay? Opo, sir. Ba't mo papadeliver si Miss Calay? May limited access naman dito sa hotel cafe. Eh, hindi daw kasi masarap yung pagkain niyo dito. Sir, okay na daw po. Ay, salamat po. You're welcome, sir. Excuse me, sir. Masarap yung luto nung chef. Dapat kumain ka na. Oo nga. Karen, sa dami ng ginagawa ko, wala akong oras para kumain. It's okay, girl. Sigurado namang hindi magugutom si Agnes because there's always a hero looking after her. Sus, chika lang yan. Kung sino mang superhero na yan, wala siyang powers dito. Yan ang akala mo. Ay, delivery ho. Delivery ho para kay Miss Agnes Calay. Wala naman po akong pinadeliver ah. Eh, kanino yan? Sa kanya nga. Ang sabi niya ho kasi, sobra daw po kayong busy, kaya ayaw kanyang i-bother. So I send this B-Boy's Burger and this song to help you take better. Sana'y malaman mo ang tinitibok ng puso, nahihirapan na ako. Ang si talaga ni Batman, talaga kinakalimutan si Agnes. Sa pagpilit nito, araw-araw na lang, hindi ko na masakyan, papano ko ba sasabihin? Manong, okay na po. And then, may chorus pa, ang damdamin na para sa'yo. Ang damdamin na para sa'yo. Manong, okay na po. Okay na po. Manong, stop na po. Salamat po. Ay, thank you rin po. Ay, kainin niyo po yan. Masarap po yan. B-Boy's Burger. B-Boy sa lasa, Burger sa sarap. Ah, sige po. Maraming salamat po. Salamat po. Ang damdamin na para sa'yo. Napamaliw na siya sa'yo. Labo naman nun. Tinagay yung lunch na dinala ko. Tapos, magpapadeliver siya ng fast food. Orly, I think incorrect yung theory mo. Boss! Never pa nagkamali yun. What she's going through right now, eh natural lang yun. Eh paano natural lang? Siyempre nakakalatahan yung sarili niya. Bumubukas na ulit yung puso niya. So, ano tendency? Ang unang reaction niya, isara lalo ang sarili niya. Gets? Bibigyan kita ng example.
para lang yan makahiya. Masanggi mo, titiklop. Dot-dotin mo, lalong sasarado. All you have to do is wait. Kusang bubuka yan. Ika nga nang sabihan, di ba? Ano ka sabihan? Sasara ang bulaklak. Bubuka ang bulaklak. Papasok ang rain, ha? Si Miss Lane yun. Abong tiyaya, abong tiyaya, abong. Yeah, yeah. Alam mo, hindi ko talaga alam kung ba't ako naniniwala sa'yo. Aba? Tsaka, ano ginagawa mo rito? Wala ka ng opisina dito, ha? Bukas ang pinto. Pumasok ako. Masama ba yun? A month after I discovered that Alex was having an affair with Bettina, I also found out that I was 2 months pregnant with our own child. I immediately left for the States, hoping na kapag lumayo na ako sa Pilipinas, I would forget the pain that they had caused me. Pero hindi eh. I was in so much pain dahil sa ginawa nila. And I was under so much stress. And that's is the reason why I lost our baby. Grabe. Basang-basa na ang papel ng mga grande. Well, they wanted this, kaya binigay ko lang sa kanila. Aren't you afraid that this will come back and haunt you? Nako, friend. I can only see one ending to this story, and that is me getting exactly what I want. Hindi mo na dapat ginawa yun. At paano mo nga pala nalaman yung B-Boy's Burger na yun? Let's just say na-discover ko tong B-Boy Burger nito sa isa kong gig, okay? And don't you worry, Agnes. Mura lang yan. Kaya nga, B-Boy sa lasa, Burger sa sarap! Oh, sige na. Salamat ulit, ha. Balik-trabaho na ako. Na, sige na. Tapusin mo na muna yan. Hindi, okay na ako siya. Tara. May dumi ka pa, oh. Okay, so let's start with the presentation. Good morning, everyone. I'm here to present to all of you my proposal. This is about my community, my La Presa. Each one of us once belonged to a community that helped shape our values, our personalities, and even our decisions in life. I think we have to be more direct. Feeling ko kasi masyado maraming pasakali. Sir, bago kayo mag-comment, pwede ba patapusin muna ninyo ako? Okay. Proceed. Now, ladies and gentlemen, what is La Presa all about? Sitting on top of a mountain 2,000 meters above sea level. And that is why, with your help and with your grant, we can make La Presa a better place to live in. Boring. Bakit parang nasabi mo na sa akin lahat information, pero bakit parang hindi ko pa rin ma-fully grasp kung ano talang gusto mo sabihin sa akin? Sir, parang ikaw ang mas hindi ko naiintindihan. Why not we try a narrative? Give them anecdotes. Halimbawa, naalala mo nung pinag-igibong ng tubig? Remember? Ay, nakalimutan ko nga pala. Wala nga palang tubig. Sira ang pump namin. Oh, sige. Ituro mo lang saan ako mag-iigip. Sige. Nakikita mo ba yung bundok na yan? Yung mga may halaman? Hindi pa doon. Doon pa sa kabila. I can manage. Good. Oh, see? Nakatawa, di ba? Nakatawa. Nangiti ka na naman. No to mixed signal. Naikwento mo sa kanila ang need to improve our irrigation system in a way na hindi sila mabobore. Sir, hindi kaya unnecessary ang mga anecdotes kasi nagbibigay masyado ng detail sa project. So, ayaw mo? Huwag na lang, sir. Ito,
Ni-rephrase ko lang to make the point clear. Mas gusto ko pa rin yung original draft. Ayan. No, sir. Oh, ito. No, sir. Oh, ito. Mas gusto ko pa rin talaga yung original, sir. What's up, boss? You are right, Orly. She is closing up. Yeah! To the point na naapekto na tong proposal namin. Boss, okay lang yan. No, it's not okay, Orly. Huh? Alam mo ba kung ano at stake here? What? Ang pangarap niya. Oh. And somehow I feel like kasalanan ko lahat to. Really? She will lose her grant, Orly. She will lose something... She will lose something again because of me. Sure, ayaw mo na naman eh. No. No, 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 no. Hindi pwede, hindi pwede, hindi pwede. O, bakit? Nagahang po yung laptop ni Karen. Pati laptop, nag-give up na. Ako na lang hindi. Oh. Gamitin pa na yung laptop ko. Okay lang, sir. Hindi ko pa naman nasa-save yung huli kong gawa. At least, nasima mo yung unang gawa mo. Ngayon, i-backup mo na para wala nang problema. We're wasting time. Pagkakamit talaga muna.